Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para ipagluto kayo ng masarap na pork mulkon. Sa pagluluto po ng pork mulkon, meron po itong dalawang set ng ingredient. Ang ipakikita ko muna po sa inyo ay ang ingredient ng pagmamarinate. At pagka po lulutuin na natin, saka ko naman po ipakikita ang ingredient para po siya maging pork mulkon. Okay? Narito po ang ating mga sangkap para sa pagmamarinate ng ating pork. Soy sauce, 1 cup sugar, brown sugar, pineapple juice, seasoning, asin, isang pusong bawang, at pamintang durog. At itong ating pork na gagawin ay 4 kilong pork mulkon. Kasi po, kaya medyo marami kong gagawin. Kasi po, may konting salo-salo sa amin bukas dahil po birthday ng anak ko. Birthday ng kapitbahay ko. Sama-sama na po. Kaya magluluto po tayo. Kasi po tama-tama po talaga to pag merong okasyon. Okay? Umpisahan na po natin ang pagmamarinate ng pork mulkon. Ito na yung hiling nyo na lutuin ko na pork mulkon para kay Carmen Jen and Cecil I. Ito na, panoorin niyo mabuti ang pagluluto ng pork mulkon. Hello sa inyo! Ito na po, umpisahan ko na po ang pagtitimpla ng ating pagmamarinate. Ganito lang po. Okay, ganito lang po yung ginawa ko sa bawang. Pinitpit ko po, tapos ay hiniwa-hiwa ko lang po ng maliliit. Ayan. Ganyan lang po. Lalagay po natin. Lalagyan po natin ng 2 teaspoon na salt. Ayan. 2 teaspoon na paminta. Pamintang Pino. One cup sugar brown. Tapos po ang ating pineapple juice. Okay, ito po ay 1 liter na pineapple juice. Tansyahin nyo na lang po. Kasi dapat po nakalubog yung ating imamarinate na baboy. Ayan. Gagamit muna po ako ng mga kalahati. Ayan. Maglalagay po ako ng 1/4 na soy sauce. Hindi ko po masyadong pinuno. 1/4 cup na soy sauce. Ayan. At ang ating seasoning. Ayan, hahaluin lang po natin hanggang sa matunaw ang sugar. Ay, naku, wait lang po. Nakalimutan ko ang kalamansi. Wait lang po. Okay. Nalimutan ko po yung kalamansi. Nakalabas na po ito.
7 pieces na kalamansi. Eh medyo po ito may kaliitan, kung malaki yung kalamansi nyo, okay na po ang mga 5 pieces na kalamansi. Okay, haba pong nagmamarinate ako, sasamantalahin ko na po yung mga magdadaos po sa amin ng birthday. Yung pong anak ko naman talagang napakaganda. Happy happy birthday, mwa mwa chup chup, I love you. Saka yung pong apo ko dito sa kabila, talaga namang napakaganda din. Eh talaga pong magaganda eh. Birthday din po niya. Binabati ko din po ng happy birthday. Okay, binabati ko po si Sophia na talaga namang kagandang teenager. Saka po yung apo ko, bininyagan po ngayong Saturday. Siyempre po, pandemic, wala naman pong tao. Kahit po sila magbe-birthday, nagbibinyag, kami-kami din po yung tao. At saka po yung kumari ko na napakaganda din po. Kaso po, kasi aalis na po siya sa 25. Sa Wednesday, babalik na po siya ng US. Eh, pupunta din po sa amin bukas. Pero pag po binilang po itong magse-celebrate, wala pa po kaming 10, baka hanggang 7 lang. Dahil po bawal pa ang mga bisita. Ayun, hello, Marin Susan! Hello, Maring Susan. Good luck sa pag-alis mo sa Webes. Webes, ano? 25. Mami, miss ka namin. Pinipiga po natin ang kalamansi. Halu-haluin lang po natin para matunaw lahat. Yung sugar, yung asin, para po sa ating pagmamarinate. Okay? Ayan. Ito po ay 4 na kilo. Ito po, okay, ito po ang ating gagawing morkon. Pina-slice ko na po ito sa palengke. Ito po ay parte ng pigi ng baboy. Ayan. Pamarinate po natin. Pagka po bibili kayo sa palengke, sasabihin nyo lang po sa suki nyo na ikat na niya na pangmorkon. Kung marunong naman po kayo, pwede na pong kayo din ang mag-cut. Ayan o. Tanyo, ang gaganda. O, talagang pinagandahan ko po yung cut. Sabi ko ayoko nang may sira kasi po mahirap balutin pag may sira ang ating morkon. Ayan. Mamarinate ko lang po ito. Ayan. Mamarinate po natin to ng mga 2 to 3 hours. Ayan. Ayan. Ngayon, tapos na po ito. Babalikan ko po siya mga 2 hanggang 3 oras. Ngayon po, pagkaraan ng 3 oras, narito na po ang ating minarinate na pork morkon. Okay, ayan na po siya. Napakabango po. Ngayon po, narito po yung aking mga ingredient para sa pagbabalot ko. Narito po ang aking mga sangkap. 4 na itlog. Ako po mas gusto ko po itong itlog na pula kesa sa itlog na puti. Kasi po, may kakaiba po talaga siyang linamnam. Lalo't nag-aagaw yung manamis-namis, maalat-alat. Mas masarap po siya. Try nyo. Hotdog, cheese,
tomato sauce, ketchup, carrots, at liver spread. At ito, konting sugar. Ngayon po, pag po nagluluto na, pwede din pong mag-add ako ng asin kung sakali lang pong tatabang ang ating lutuin. Okay, umpisahan na po natin ang pagbabalot. Okay, ngayon po, magbabalat po tayo ng itlog na pula. Balatan po muna natin. Ayan. Balat na po ang itlog. Natatanggal po ako ng hot dog. Ngayon po, kukuha po tayo ng minarinate natin. Unang-una po, kailangan paulit-ulit malinis ang kamay pag po naghihipo tayo ng pagkain. Ayan. Ito pong sugar na konti, pinanghahaplas ko lang po yan. Ayan, ganyan lang po. Hindi po kailangan yung isang mahaba. Liligyan po natin. Kasi po mahihirapan po tayong gumawa. Yun lang pong iikutin noong ating gagawing. Okay, ganito po ang gagawin natin pag ating iikot o gagawa na tayo ng mukon. Ganyan lang po. Lalagay natin ng carrots at ang hot dogs. Ang itlog na pula po ay nasa ilalim. Tapos po, ibibilot lang natin siya ng ayan, dahil po ito ay may sira, medyo po kakapalan ko. Ayan. Ganyan lang po. Tapos po, ikakat natin. Ayan. Tapos po, tatalian na natin. Wala po kaming nabiling ano nga ba yun? Wala po akong nabiling cooking wire. Eh ito po, mahirap po itong ipanali. Kaya ang gagawin ko na lang po, ikakat ko na lang po yung tali para hindi siya lumuwag. Lumuluwag po kasi ito eh pagka yung naluluto. Ayan, kaya ganito na lang po. Hihigpitan na lang po natin. Ayan. Ganyan na lang po. Kinakat ko na lang po para po hindi siya umusos. Ayan. Yung po kasing cooking wire, hindi po yung naglulus pagka po pinapanali. Ito po naglulus eh. Ayan. Okay na po yung tatlong tali. Ayan, ganyan lang po. Oh. Paulit-ulit lang po. Ganyan ang gagawin natin. Ayan.
po tayo. Gagawa pa po tayo ng isa. Kaya po importanteng malinis ang ating kamay. Kasi po yung pinagbabaran po nito, yun po ang ating ipagpapalambot sa ating mulkon. Ayan, lalagyan po natin ulit ng itlog na pula. Paulit-ulit lang pong ganyan, hot dog. And then, iro-roll po ulit natin. Ayan. Ayan, ganyan lang po. Ayan, tatali po ulit natin. Ayan, paulit-ulit lang po yan. Ayan. Ito po, medyo malaki siya. Kaya apat na tali po ang gagawin natin. Ayan. Ayan, ganyan lang po. Oh. Diba? Ayan, ganyan lang po. Paulit-ulit lang po natin gagawin hanggang sa matapos tayo. Okay, ayan na po. Nabilog ko na po lahat yung 4 kilo. Naka 9 pieces po ako na murukon. Tapos, nakapag-add pa po ako ng 2 itlog na pula. Kaya bali 6 na itlog na pula. Ngayon po, heto po yung pinagbabaran ko. Ayan. Bubuhos po natin. Ito po yung gagamitin nating pampalambot. Narito po yung liver spread. Dinurug-durug ko lang po yung liver spread. Ito po ay isang malaking liver spread. Diligyan ko po siya ng ketchup na 1 cup and a half. 1 cup and a half na ketchup. Ayan. Hindi ko pa po binubuksan yung kalan. Liligyan ko po siya ng 1 cup and a half din na tomato sauce. Ayan. Nako, napakasarap po nito. Ngayon po, ay hala pa ba? Ngayon po, gagad-garan ko po siya ng cheese. Ngayon po, yung mga asin. Mamaya na po ako mag-a-add noon. Kung matabang po ba sa alat. Kasi yung pong asin na ginamit ko, yun po yung kanina na pinang-marinate.
Lalagyan po natin ng cheese. Ayan. Tamang-tama po ito pag meron kayong okasyon. Kahit po anong okasyon. Pwedeng-pwede nyo po lutuin ito. Ayan. Saka ko lang po paandarin ang kalan. Bubuksan ko na po. Bubuksan po natin sa high heat ang ating kalan. Ayan. Ayan. Diyan ko po siya palalambutin sa maraming rekado. Talaga pong pag natikman nyo to, nako, panalong panalo po talaga sa sarap. Ayan. Okay. Ayan. Bayaan lang po natin siyang kumulo. At babalikan ko po ito. Babalikan po natin to after mga 20 minutes kasi po bibisita-bisitahin ko din po kasi yung ilalim po baka manikit. Baka po kasi manikit kung pababayaan ko lang pong kumulo siya ng kumulo. Ayan, ganyan lang po, okay? Mga 20 minutes, babalikan ko po. Okay, wala pa po itong 20 minutes, pero kailangan po bibisitahin natin kasi baka po kasi manikit sa ilalim. Oh. Kaya po, inaangat-angat ko. Ayan, ganyan. Ayan, para po. Ayan, medyo. Kasi po sa sauce niya yon, sa sauce niya. Kaya, titingnan natin para hindi siya, aangat-angatin lang po natin para hindi siya dumikit. Ayan. Ayan, tatakipan po natin ulit hanggang sa maka 20 minutes tayo para tingnan siya 20 to 30 minutes. Okay, takipan po ulit natin. Okay, after 30 minutes, titingnan na po natin. Kung may narinig po kayong nag... Oh! Yung pong anak ko na nagbibideo, natansikan po siya ng sus nitong ating nilulutong pork morcon. Ngayon po, ayan, after 30 minutes, talaga pong ang sus niya ay lumalapot na. Lalagay ko na po siya sa medium heat para po maging atay-atay o slow cook yung kanyang pagpapalambot. Ayan. Naku, napakabango po. O, tingnan nyo naman ang itsura. Talagang panalong-panalo po talaga to. Ayan. Yun pong konti lang ang lulutuin. Pwede naman po kayong mag-comment para po maituro po sa inyo kung gaano ang eksaktong ingredient. Kung halimbawa po 2 kilos lang yung lulutuin nyo, eh, para po maituro ko sa inyo yung tamang sangkap na gagamitin nyo. Okay? At po ulit to. At after mga 30 minutes ulit, bago kan, lalagay ko po siya sa medium heat para slow cook lang ang kanyang pagpapalambot. Para talagang napakasarap. Okay, after 30 minutes, titingnan po ulit natin ang ating morcon. Ayan, napakaganda po. Ayan, titikman na po natin. Ayan, pinalapot ko lang po iyan sa atay-atay na kalan. Ayan. Atay-atay, kasi po Bulaking niya, ibig kong sabihin, sa slow cook po yung ginawa ko. Yung pong natitirang 30 minutes kanina, after na malakas na kalan, ginawa ko po siyang slow cook. Kaya ayan, titikman na po natin.
talaga pong napakasarap. Ngayon po, ready na po ito. Ito lang po, papatayin ko na po ang kalan. Palalamigin ko lang po bago ko po ilagay sa serving plate. Okay? Ayan. Heto na, luto na ang atin na pinalamig kong morkon. Okay na po. Atin na po i-slicein para ready na po sa ating pananghalian. Okay. Ngayon po, tatanggalin ko na po yung kanyang tali. Ayan po. Ayan, ganito lang po i-slicein po natin. Ayan, talaga po naman. Oh. Ayan, napakaganda po. Ayan. Oh, di ba napakaganda? Jaran! Heto na ang napakasarap na morkon. Oh, di ba? Ready-ready na po ito sa aming pananghalian. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-like. And don't forget to share and subscribe. Bubus! Tara, kain na! Napakasarap!